kontra monkeypox virus. Unang kaso ng monkeypox sa mga Pinoy abroad, kinumpirma ng DFA. Lalawigan ng Abra, muling niyanig ng aftershock. 9 sa 10 nasawi sa magnitude 7 na lindol, kinilala na. Dating Pangulong Fidel Ramos, pumanaw na. Pangulong Marcos at iba pang mga opisyal, nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya Ramos. Ikalimang linggong bawas presyo sa produktong petrolyo, ipatutupad bukas. Sa balita pangkalakalan, presyo ng ilang gulay, tumaas. Yung dagat bilang ng mga nasawi sa flash floods sa Iran, pumalo na sa halos 70. At sa balitang showbiz, Nicole Borromeo, kinoronahan bilang Binibining Pilipinas International 2022. IZ Balita Nationwide. 4 minutos, makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga po. Kami po maghatid sa inyo ng mga balita. Ako po si Jam Tarayo. At Senyor Ray Pacheco. IZ Balita. Nationwide. Bagyan ang tumaas sa 33,622 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa kahapon kumpara sa 33,509 noong Sabado. Ito'y makaraang makapagtala ang Department of Health ng karagdagang 4,159 cases na pinakamataas na single-day tally simula noong Pebrero at yes. Dahil dito, umakyat na sa 3.77 million ang total caseload, kabilang ang 3,682,278 recoveries habang nadagdagan ng 8 ang death toll at sumampa sa 60,727. Sa datos ng DOH sa bawat rehiyon, pinakamarami na rin kaso sa nakalipas na 2 linggo ay nasa National Capital Region, 14,107, sinundan ng Calabar Zone, 9,282, at Central Luzon na mayroong 4,401. Namumuna naman ang nalawigan ng Cavite sa mga lugar na may pinakamaraming kaso na 3,186, Quezon City 2,972 at Laguna na may 2,511. Nakapagtala naman ang lagpas sa 20% na COVID-19 positivity rate ang 14 na lugar sa bansa nitong July 29. Ayon kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, ang mga lugar na nakapagtala ng very high na COVID-19 positivity rate ay ang Albaya, Cagayan, Camarines Sur, Cavite, Isabela, La Union, Laguna, Nueva Ecija, Pampanga, Pangasinan, kasama rin ang Quezon, Rizal, Tarlac at Zambales. Sa mga lugar na ito, ang Isabela ang may pinakamataas na positivity rate na mayroong 36.3% mula sa 25.7% noong July 23. Samantala, bahagyaring tumaas sa 15% ang COVID-19 positivity sa NCR mula sa 14.5% na naitala noong July 27. Samantala, mananatili ang National Capital Region na ilang lugar sa bansa sa ilalim ng COVID-19 Alert Level 1 simula ngayong araw, a primero ng Agosto hanggang a 15. Ipinabatid ng Department of Health na nakaupo rin na bilang chair ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease. Ang mga susunod na lugar na nasa ilalim ng Alert Level 1, Luzon, Cordillera Administrative Region, Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, at Baguio City. Region 1, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Dagupan City. Region 2, Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at sa City of Santiago. Region 3, Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Angeles City at Olongapo City. Region 4A, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Lucena City. Region 4B, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon at Puerto Princesa City. At Region 5, Albay, Catanduanes, Naga City at Sorsogon. Ang mga lugar na malala sa ilalim ng Alert Level 2 ay sa Visayas Region, Region 6, Aklan, Capiz, Guimaras, Iloilo Province, Bacolod City at Iloilo City. Region 7, Siquijor, Cebu City, Lapu-Lapu City at Mandawi City. Region 8, Biliran, Eastern Samar, Southern Leyte,
Ormoc at Tacloban City. Sa Mindanao naman, Region 9, Zamboanga City. Region 10, Camiguina, Bukidnon, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Cagayan de Oro at Iligan City. Region 11, Davao City at Davao Oriental. Region 12, South Cotabato at General Santos City. Sa Caraga, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur at Butuan City. Sa Barma, Cotabato City. Sa ilalim ng Alert Level 1, pinapayagan ng intrazonal at interzonal travel sa anumang edad at may comorbidities. Hinikayat naman ng DOH ang publiko na patuloy na sumunod sa minimum public health protocols upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 infections. Maikpit naman sa subaybayan ng Department of Health o DOH ang COVID-19 antigen test results. Ito ang tiniyak ng kagawaran sa gitna ng mga pagkabahala sa resulta ng antigen test na hindi kasama sa official COVID-19 tally ng DOH. Ayon pa sa kagawaran, habang hindi kabilang sa ulat ang resulta ng nasabing test o minomonitor nito ang Regional Epidemiology and Surveillance Units na sumusubaybay sa antigen test reporting mula sa mga lokal na pamahalaan at health facilities. Kumpiyansa rin ang DOH sa accuracy ng mga naiulat na kaso ng COVID-19. Gayun pa ng kagawaran, anuman ang bilang ng COVID-19 case ay mas mahalaga na mananatili sa low-risk classification ng COVID-19 bed at ICU utilization rate ng mga ospital sa bansa na mas mababa sa 29% at 24%. Sa oras na 7:10 ng umaga, tanggap tayo ng report mula sa labas ng himpilan. COVID-19, nalalapit ng maging endemic. Importansya ng pagpapa-booster shot, iginiit. Detalye ng balitang inihahatid ni Patrol 17, Jopel Peleño. Nanawagan sa publiko si dating Presidential Advisor for Entrepreneurship, Secretary Joey Concepcion, na suportahan ang mga programa ng Department of Health o DOH kaugnay sa pagpapalakas ng pagtuturok ng booster shots. Sa lagi ng debriefing, sinabi ni Concepcion na una nang inahayaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahalagang mapataas ang bilang ng mga nabibigyan ng booster dose, lalo na ngayong palapit na ng palapit sa endemic ang COVID-19. Ito lamang kasi ani ang tanging paraan upang maparatili ang wall of immunity contra virus. Gayunman, pagdating sa ekonomiya, sinabi ng Kalim na tiwala siyang magtutuloy-tuloy na ang pagbango ng bansa. Napaka-importante rin ani Concepcion na magsama-sama ang bawat isa, partikular na ang public at private sector, kabilang na ang maliliit na negosyante, nang sa gayoy tuloy-tuloy ang pagsigla ng mga negosyo sa ating bansa. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño, nag-uulat para sa Himpilang May Tanong Lakas, DWIZ. IZ Balita Nationwide. 11 minutos, makalipas ang alas 7 ng umaga. Maraming salamat, Jopel. Samantala, dapat nang simulan ng Department of Health o DOH ang pagtuturok ng second booster dose sa lahat ng sektor sa bansa. Ito ang pinahayag ng dating presidential spokesman at dating miyembro ng Interagency Task Force o IATF, Harry Roque, na nagsabi rin dapat magpatuloy ang pagtuturok ng ikalawang booster dahil nasa gitna pa rin ng COVID-19 pandemic ang Pilipinas. Nababahala si Roque sa mabagal na rollout ng booster shots, lalo na ngayong tumataas muli ang mga kaso ng nasabing kaso o ng nasabing virus. Umaasa si Roque na hindi masasayang muli ang mga COVID-19 vaccines na inilaan ng pamahalaan. Dahil dito, humiling si Roque sa DOH na paigtingin pa ang pagtugon laban sa pandemya. Sa iba pang tangkop na balita, IZ Balita Nationwide. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na isang Pilipino na nasa Singapore ang nagpositibo sa monkeypox virus. Ayon kay DFA spokesperson na Teresita Daza, isang 31-anyos na lalaking Pilipino na nakabase sa Singapore ang nagpositibo noong July 25 sa nasabing sakit matapos makaramdam ng lagnat noong July 21. Nagkaroon ito ng rashes sa iba't ibang bahagi ng katawan, dahilan para agad itong humingi ng atensyong medikal sa Singapore General Hospital at agad ding na-admit. Sa ngayon, nasa stable na kalagayan ng lalaki na lumalabas na hindi naman nahawa sa ibang kaso ng monkeypox sa Singapore. Nagpapatuloy naman ang contact tracing sa mga posibleng nakasalamuha ng unang kaso.
Nagigipag-ugnayan na ang World Health Organization o WHO sa Department of Health o DOH para tumulong sa pagpugsa laban sa monkeypox virus. Ayon kay WHO Philippines Officer in Charge Dr. Graham Harrison, susuporta ng organisasyon ng DOH para sa pagpapatupad ng mga plano at polisiya sa bansa. Matatandang naitala ang kaunaw ng kaso ng monkeypox virus mula sa isang 31-anyos na pasyente na may travel history sa mga bansang may kaso ng naturang virus at nagpositibo sa nasabing sakit noong July 28. Nilinaw naman ang DOH na hindi gaanong nakamamatay ang monkeypox virus sakaling tumama sa isang individual. Ayon sa DOH, karaniwang tinatamaan ang naturang sakit ay nakakaranas lamang ng mild symptoms at madalang ang namamatay dito. Sinabi ade ng DOH na dalawa ang clade o organism group ng monkeypox na kinabibilangan ng West African at Congo Basin clade. Sa datos ng World Health Organization, umakyat na sa 360 ang case fatality rate o CFR sa kada 10,000 kaso ng monkeypox sa West African clade, habang 1,000 naman sa kada 10,000 kaso ng monkeypox ang nasa Congo Basin clade. Gayunpaman, nagpaalala ang DOH sa publiko na huwag magpakampante at panatilihin ang pagsunod sa ipinatutupad na health protocols ng pamahalaan. Tatlong government-owned hospital sa Quezon City ang handa na sakaling kumalat ang monkeypox virus, makaraang makapagdala ang Pilipinas ng kauna-unahan nitong kaso sa nasabing sakit. Tunukoy ng Quezon City Health Department ng Quezon City General Hospital, Rosario Maclang Bautista General Hospital at Novaliches District Hospital na pawang naglagay na ng isolation rooms. Ito'y bilang preparasyon sa posibleng pagpasok ng suspected, probable at confirmed cases ng monkeypox sa bansa. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, bumuo na rin ang nasabing departamento ng mekanismo para sa prevention, early detection, managing at isolation ng cases, maging contact tracing. Sumailalim na rin anya sa orientation ang lahat ng personnel mula sa public at private hospitals at health centers para sa karagdagang impormasyon kung paano maiwasan ang virus at hawaan sa mga bahay at komunidad. Sa pinakadetalye ng ating mga tampok at mga pangunay mga balita ngayong araw na ito sa ating IC Balita Nationwide, dito pa rin sa ating paghahatid ng mga pangunahing mga balita. Magbabalik kami ni Jam pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 16 minutos na makalipas ang alas 7 ng umaga. IC Balita Nationwide. Ngayong pandemya, alagaan ang kalusugan. Uminom ng 8-12 baso ng tubig at regular na mag-ehersisyo. Huwag kalimutang magsuot ng face mask at face shield kung lalabas. At ipatupad ang 1-2 metrong distancing. Isang paalala mula sa MX3. Be extraordinary with MX3. Mula sa tawag ng tanghalan hanggang sa tawag ng Panginoon, ako ay dating sawi, ngunit ako ay nagwagi ng natagpuan ako ni Jesus. Imagine, ako ang natagpuan at tinanggap ko ang bagong buhay. You will seek me and find me when you search me with all your heart. Jeremiah 29:13. I'm Dulce, a diva for Christ. I sing for Jesus Christ. Buhay na buhay ang Panginoon. Accept, celebrate Jesus. Gumugunita kay Jesus sa araw-araw kasama ang MX3. Magandang araw po! Ito po si Attorney Ferdy Topacio na nag-aanyaya sa inyo dito sa DWIC 882 AM at live streaming. Mapapakinggan ninyo ako sa programang Yes! Yes! Go! Topacio! Lunes hanggang Biyernes, nationwide at worldwide. Mga balita, komentaryo, panauhin mula sa politika, showbiz at iba pa. At syempre, may musika at konting intriga. Lahat ng hindi ninyo nakikita, ipakikita ko! Lahat ng nakatago, ilalabas ko dito sa Yes! Yes! Yo! Topacio! Itakit! Diema! DWIZ IC Balita Nationwide. Minutos na makalipas ang alas 7 ng umaga, sa patuloy pa rin pag-aatid namin sa inyo ng mga pangunahing mga
balita sa IC Balita Nationwide, dito pa rin sa IC Radio at IC TV. Nasabayan pa rin ninyo kaming napapakinggan sa aming sister station mula sa Home Radio Cebu, Home Radio Davao, Home Radio Iloilo, Home Radio Cagayan de Oro, Home Radio Jensen, Home Radio Naga, at Home Radio Legazpi. Kapatid, no, RPN radio stations, DYKB Bacolod, DZBS Baguio, DZRL Batak, RPN DXKD Dipolog, DXKT Davao, DXKO Cagayan de Oro, RPN DXXX Zamboanga, at RPN DZKI Iriga. IZ Balita. Nationwide. Muling nayanig ng malakas na aftershock ang lalawigan ng Abra kanina, alas 2:48 na madaling araw, ng maitalang magnitude 5.1 na lindol. Natunto ng PIBOX ang sentro ng pagyanig, 3 kilometro hilagang silangan ng bayan ng Villaviciosa, sa ilalim ng 22 kilometro. Naramdaman ng intensity 5 sa Bantay at Bigan City, Ilocos Sur, intensity 4 sa Banged, Abra at Pasukin, Ilocos Norte, intensity 3 sa Baguio City, Lawag City, Ilocos Norte, at Sinait, Ilocos Sur, intensity 2 sa Tabuk, Kalinga, Calaveria, at Peña Blanca, Cagayan, at intensity 1 sa Dagupan City, Pangasinan, at Ilagan, Isabela. Sa pagdaya ng PIBOX, aabot na sa mahigit 1,000 ang naitatalang aftershocks matapos ang magnitude 7 na lindol na tumama sa Abra at naramdaman sa ilang bahagi ng Luzon noong Miyerkules. Inumpirma naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na nahanap na ang lahat ng nawawalang residente matapos ang magnitude 7 na lindol sa Northern Luzon. Pawang patay na ng ma-recover ang apat na katawan ng mga construction worker sa bayan ng Luba, Abra, kaya't sumampa na sa 10 ang death toll. Kinilala ang apat sa mga biktima na sina Angelo Agameng, 15 anyos, Jack Balais, 17, Louis Balais, 21 anyos, at Mar Barreiro, 38 anyos, na pawang residente ng bayan ng Manabo, Abra. Ayon sa NDRRMC, nahukay ang katawan ng apat sa Sitio Cayadacada, Barangay Poblacion. Galing ang mga biktima sa Manabo at patungo sa ng Luba na matabunan ng gumuhong lupa dahil sa malakas na lindol noong Miyerkules. Samantala, nasawi rin sa pagyaniga sina Jonalyn Siganay ng Benguet, Abra, Aaron Kuliteng ng Baguio City, Resti Tabas ng Tuba, Benguet, Jefferson Basar ng Tandang Sora, Quezon City, at Andres Sagayo ng Bauco Mountain Province, at isang hindi pa nakikilalang biktima. Nagpadala na rin ang tulong sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7 na lindol sa Abra ang ilang pang ahensya ng gobyerno, kabilang sa nagbigay ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, kung saan aabot sa 4.7 million pesos na ang halaga ng food at non-food items ang kanilang ipinamigay sa Cordillera Administrative Region at Region 2. Nagatid na rin ng ayuda sa Abra ang Quezon City Government bitbitang 250 partition tents o 500 hygiene kits, 500 first aid kits, 500 COVID kits, pagkain at kitchen supplies. Bukod pa dito, nagpadala din ang QC-LGUs ng mga health workers para magsagawa ng mental health at psychosocial services, gayon din ng rapid damage assessment and needs analysis. Samantala, ipinayag naman ng TESDA na handa silang tumulong sa mga nasalanta ng pag-inig sa pamamagitan ng TESDA Mayan Program. Hinihintay na lang ng Social Security System o SSS ang mga listahan ng mga kwalipikadong pangalan na makatatanggap ng SSS Calamity Loan sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7 na lindol sa Abra. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni SSS spokesperson Fernan Nicolas na wala pang listahan ang kanilang ahensya sa mga lubhang naapektuhan ng pagyanig na nagresulta ng pagkasira ng bilyong-bilyong lupaina sa sektor ng agrikultura at pagkawasak ng mga bahay, sasakyan, kalsada at mga makasaysayang gusali. Ayon kay Nicolas,
kanilang ilalabas ang lahat ng datos at panuntunan sa pagbibigay ng cash assistance package. Sakaling maglabas na ng listahan ang National Disaster Risk and Reduction and Management Council o NDRRMC. Wala po kami maibibigay ng datos ngayon sapagkat hinihintay na po natin yung ano yung mga area na ibibiklara ng NDRRMC. Hindi po kami makapagbigay sapagkat ayaw naman naming magkaroon ng false hope pa yung mga miyembro natin na pagdang hindi sila masakop ng declaration. Kaya po hinihintay namin yun. Kung makapag-declare na po ang NDRRMC, ilalabas po natin lahat ng data at saka po yung guidelines na ibibigay ng SSS para ma-avail yung ating calamity assistance package. Yan ang tinig ni SSS spokesperson na Fernan Nicolas sa panayam ng DWIZ. Samantalahanda din ang Social Security System o SSS sa paglalabas ng Social Calamity Assistance sa mga biktima ng Magnitude 7 na lindol sa Northern Luzon. Sa panayam ng DWIZ, ipinayag ni SSS spokesperson Fernan Nicolas na agad nilang ilalabas ang cash calamity assistance, 3-month advance pension at calamity house improvement program sakaling makuha na nila ang listahan ng mga kwalipikado para sa naturang tulong. Ayon kay Nicolas, aabot sa 20,000 pesos ang maaaring maipahiram ng ahensya na nakabase sa kontribusyon ng mga miyembro ng SSS. Ang 3-month pension naman ay nakadepende sa laki ng pensyon na natatanggap ng pensioner habang hanggang 1,000,000 piso naman ang pwedeng ipahiram ng kagawaran para sa House Improvement Program. Sa ngayon po ay naghahanda ang Social Security System na maglabas ng Calamity Assistance Package para po doon sa ating mga naapektuhan nitong nakaraang linggo, nitong nakaraang linggo. Ang component po nito ay tatlo. Number one po, yung calamity loan. And then yung pangalawa, para naman po doon sa ating mga pensioners, yung advanced 3-month pension. At saka po doon sa pangatlo, sa ating mga miyembro na yung kanilang mga bahay ay nasira, so meron po kaming Calamity House Improvement Program. The SSS spokesperson Fernan Nicolas sa panayam ng DWIZ. Nagpaabot naman ang pakikiramay si Chinese President Xi Jinping kay Pangulong Bongbong Marcos matapos ang Magnitude 7 na lindol na tumama sa Northern Luzon noong Miyerkules. Sa kanyang mensaheng ipinarating sa pamamagitan ng Chinese Embassy, inayag ni Xi ang pagkabigla ng malaman na marami ang naging biktima at malaki ang naging pinsala ng pagyaniga, lalo sa lalawigan ng Abra. Sa kabila nito, kumpiyansa naman ng Chinese President na malalampasan ang kasalukuyang Marcos administration ang mga hamong dala ng kalamidad, maging ang pagsasaayos sa mga nasirang kabahayan. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 82,000 families o nasa 300,000 individuals na ang apektado sa Cordillera Administrative Region, Ilocos at Cagayan Valley Regions. Pinasisiguro naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Department of the Interior and Local Government of DILG ang pagkakaroon ng kaayusan at kapayapaan sa mga lugar na nayanig ng Magnitude 7 na lindol kamakailan. Kasunod ito ng pagbisita ng Pangulo sa mga lugar na lubang tinamaan ng malakas na lindol at nagresulta ng pagkasira ng bilyong pisong halaga ng ari-arian sa Northern Luzon. Ayon kay DILG Secretary Benhar Abalos, aabot na sa 656 na mga police personnel ang kanilang i-deploy sa mga apektadong lugar para tutukan ang peace and order situation at search and rescue operations. Bukod pa dito, naglaan din ang ahensya ng mahigit 3,000 standby force na nakanda sakaling kailanganin habang nasa 1,090 PNP personnel naman ang itinalaga sa mga evacuation center. Philippine National Police o PNP na kanilang ipagpapatuloy ang anti-crime operation sa mga lugar na naapektuhan ng lindol sa bahagi ng Luzon. Nagpaalala sa PNP Lieutenant General Vicente Danao Jr. sa mga police commanders sa northern at central parts ng Luzon na dapat matiyak ng kanilang ahensya ang seguridad ng mga naapektuhan ng lindol. Inihalimbawa naman niya ang nangyaring anti-illegal drugs operation sa Pampanga. Isang araw matapos ng paglindol kung saan nakumpiska ang mahigit 400 milyong pisong halaga ng shabu. Ayon kay Danao, ang patuloy na operasyon ng mga pulis ay maya layuning maipatupad ang peace and order sa Luzon matapos tumama ang Magnitude 7 na lindol noong Ulyo 27.
Unipusa na ang Department of Public Works and Highway sa pagsasaayos naman sa mga kalsadang nasira ng magnitude 7 na lindol sa Abra. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, dalawang kalsada na lamang sa Region 1 at Cordillera Administrative Region ang kinukumpuni. Ang mga ito niya ay ang Tagudin Cervantes Road at ang Halsema Highway kung saan isang lane lang ang maaaring daanan. Sarado naman ang Cannon Road upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista sa gitna ng mga pag-ulan. Sa kabila nito, tiniyak ni Bonoan sa publiko na lahat ng tulay, partikular sa Northern Luzon, ay walang pinsala. Sa pagtaya ng kagawaran, aabot na sa 414 million pesos ang halaga ng mga napinsalang kalsada sa Cordillera Regions 1 at 2 dahil sa malakas na pagyanig. Halos 300 pamilya o nasa 3,000 katao ang naapektuhan ng flash floods matapos ang malakas na ulang dala ng nagdaang bagyong Esther na pinalala ng habagata. Ayon sa NDRRMC, pawang residente ng Bicol at Western Visayas Regions ang mga apektado ng kalamidad. Inayag ni Grimila Alexis Naza, tagapagsalita ng Office of Civil Defense Bicol, na kabilang sa mga naapektuhan ang mga bayan ng Nabwa, Baaw, Buhi, sa Camarines Sur at Ginubatan sa Albaya. Bagaman nakalabas na ng bansa ang bagyo, magdadala pa rin ng pag-ulan ang hanging habagata, kaya't muling inalerto ng OCD ang mga residente na maghanda sa posible pang pagbaha. Kumanaw na sa edad na 94 si dating Pangulong Fidel Ramos kahapon. Kinumpirma ni Freddy Halasco na pumanaw ang kanyang biyanan na kung alas stress ng hapon nang bawian ng buhay ang kanilang ama. 3 araw matapos isugod sa Makati Medical Center dahil sa COVID-19, si FBR ang naging 12th pangulo ng bansa simula noong 1992 hanggang 1998 at naging chairman emeritus ng Partidong Lakas CMD. Si Ramos na isinilang sa Lingayen, Pangasinan ay second cousin ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nagsilbi rin siyang Armed Forces of the Philippines Vice Chief of Staff at isa sa mga pinuno ng EDSA People Power Revolution noong 1986. Nag-aral si Ramos sa U.S. Military Academy sa West Point at nagtapos noong 1950 bago naging membro ng Philippine Expeditionary Forces sa Korea noong Korean War bilang bahagi ng 20th Battalion Combat Team ng Army. Sumusubaybay sa pinakadetalye ng ating mga balita sa ating IC Balita Nationwide dito pa rin sa IC Radio at IC TV. Magbabalik kami ni Jam pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, ganap na pong alas 7:30 ng umaga. ISRBN Radio Philippines Network DXTV Pagtibayin ang sama. Dahil tayo ang tibay ng loob ng isang buong bansa. Tanduay Rock, higit 165 years nang sumasaludo sa mga Pilipino. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Radyo Nobela. Modalit kaninyo ni ining tulumanon. Radyo Nobela. Salbahis! Whiteout! Dili na ikaw makadawat sa imong kinaiya. Ikaw mo nagtudlo na ako aron maingon ko nini. Unya, mangita ka butan nga anak. Kay nga no, nahimo ka ba na nga butan nga mahan? Bisag ganus ah. Di yun ako malimta ng imong pagpasakit na ang imong mga anak. Tulumanon nga puno sa inspirasyon o gugma, dinasig sa bala ang mga pulong sa Diyos nga mao'y lamdag sa nangitgitan nga kinabuhi. Mga sugilanon nga matapos matagduha ka semana, sinuhat ni Israel Abilgas sa direksyon ni Marvin Sanchez Caballero, inyo nang mabati gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes dinhi lang sa RPN Radyo Ronda. Inyong mabati, matag alas 11:30 hangtod alas 12 sa udto, Lunes ngadto sa Biyernes. Kahit na, Spice One pusawa, all night long. Kahit na, labot langit ang labada.
kasama. Banduay Light. Drink responsibly. DXTD Dipolo Radio Ronda. DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. IZ Balita Nationwide. Nationwide. 23 minutos na po, makalipas ang alas 7 ng umaga. Napanuloy pa rin pag-aati namin sa inyo ng detalye ng ating mga balita. Naglabas na ng opisyal na pahayag ang pamilya ni dating Pangulong Fidel Ramos matapos ang pagpanaw nito sa edad na 94. Ayon kay Freddy Halasco, manugang ni FBR, labis na kinilungkot ng kanilang pamilya ang pagyaon ng kanilang ama. Nagpaabot din ang pasasalamat ang pamilya ni Ramos sa lahat ng nakikiramay kasabay ng panawagang privacy sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. Nakatagdaan niya nilang i-anunsyo ang detalye ng funeral arrangement ng dating Pangulo sa mga susunod na araw. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagparaw ng kanyang tsuhinga si dating Pangulong Fidel Ramos. Sa kanyang official Facebook page, nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Marcos sa pamilya Ramos. Nakikiisa rin ang punong ehekutibo sa pagluluksa ng sambayan ng Pilipino sa pagyaon ng dating Pangulo. Inihayag din ni PBBM na hindi lamang nawala ng isang mabuting leader ang bansa, kundi ng isa ring miyembro ng kanilang pamilya. Habang buhay ay niyang kikilalanin ng sambayanan ang pamana at ambag ni FVR. Si Ramos ay second cousin ng ama ni PBBM na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Magkapatid ang lolo ng nakatatandang Marcos na si Fabiana at lola ni Ramos na si Crispina Marcos Valdez. Nagpaabot din ang pagkikiramay ang palasyo sa pamilya ng pumanaw na si dating Pangulong Fidel B. Ramos. At ayon kay Press Secretary Attorney Texie Cruz Angeles, isang malaking karangalan ang iniwan ni Ramos sa kasaysayan at pagbabago ng bansa sa pagiging military officer at punong ehekutibo. Nagkikiramay din ang mga senador na sina Senate President Juan Miguel Zubiri, Senator Grace Paul, Senator Ramon Revilla Jr., Senator Joel Villanueva, at ipa pa, gayon din si Albay 2nd District Representative Joy Salceda. Pinasalamatan naman ng pamilya ni Ramos ang mga nakikipagdalamhati sa pagkawala ng dating Pangulo. Si Ramos, na pumanaw sa edad na 94, ay nagsilbi bilang ika-12 Pangulo ng Pilipinas mula noong 1992 hanggang 1998. Nakiramay din ang mag-amang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte Carpio sa pamilya ni yumaong dating Pangulong Fidel Ramos. Ayon kay dating Pangulong Digong, labis niyang ikinalungkot ang pagparaw ng kapwa niya dating punong ehekutibo. Kasabay ng pagdadalamhati, ipinanawagan ng nakatatandang Duterte ang pagkilala sa mga pamana at mahalagang ambag sa bayan ni Ramos. Tinawag naman ni VP Inday si FVR bilang isang tunay na makabayana na humikayat sa mga unipirmadong manggagawa na pahalagahan ang kanilang integridad bilang public servants. Dapat anyang magsilbing inspirasyon ang buhay ni Marcos at ang napakalaki nitong pamana na kanyang itinataga bilang pagpapakita ng pagmamahal sa bayan at mga kapwa Pilipino. Taong 2016, nang suportahan ni FVR ang kandidatura ng nakatatandang Duterte sa presidential elections, pero kalaunay naging kritiko ng mga pulisiya sa Duterte administration. Nagpaabot na rin ang pagkikiramay ang Philippine National Police o PNP, Department of National Defense o DND, at Armed Forces of the Philippines o AFP sa pamilyang naiwan ng yumaong dating Commander-in-Chief at dating Pangulo ng Bansa na si Fidel B. Ramos. Kaysa ng PNP, AFP at DND, ang sambayan ng Pilipino kung saan nawalan ang bansa ng isang magaling na leader at isa sa may malaking naiambag na sa pag-angat ng buhay ng bawat Pilipino. Ayon kay PNP, PIO Chief Police Brigadier General Roderick Alba, bukod sa pagiging pinuno ng militar at opisyal, nagsilbing mabuting halimbawa si Ramos dahil sa kanyang dunong at gawi. Noong 1975, nang itinalaga si Ramos bilang
Director General ng Philippine Integrated National Police o mas kilala na ngayon bilang Philippine National Police o PNP. Sa naging pahayag naman ni DND Officer in Charge Senior Undersecretary Jose Faustino Jr., si Ramos bilang dating kalihim ng Department of Defense o DND ay naging masikasig na tagapagsulong ng AFP Modernization Program tungo sa paglikha ng isang malakas na militar noong taong 1988 hanggang 1991. Sinabi naman ni AFP Acting Spokesperson Colonel Miguel Aguilar na hindi makakalimutan ang bawat isang positibong pananaw ng dating Pangulo at ang kanyang advokasya na magkaroon ng pangkapayapaan ng bansa na nagresulta sa paglagda ng Final Peace Agreement sa pagitan ng Pamahalaan at Moro National Liberation Front o MNLF sa ilalim ng Administrasyong Ramos. Taong 1972 nang magsilbi si Ramos bilang pinuno ng Philippine Constabulary o PC sa ilalim naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Hoy, ito good news para sa mga motorista. Asahan na bukas ang ikalimang sunod na linggo nga bawas singil sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa ilang kumpanya ng langis, maglalaro sa piso hanggang 20 centavos ang magiging bawas singil sa kada litro ng diesel, habang magpapatupad naman ng 50 centavos hanggang 70 centavos sa kada litro ng gasolina. Inaasahan naman na posible pang magbago ang presyo ng langis sa bansa. Depende sa paggalaw ng kalakalan sa pagitan ng mga bumibili at nagbebenta ng mga produktong petrolyo. Sa datos ng Department of Energy o DOE, nito lamang Hulyo 26 hanggang 28, ang year-to-date adjustment sa kada litro ng gasolina ay pumalo na sa 67 pesos and 40 centavos hanggang 77 pesos at 81 centavos, habang 74 pesos at 5 centavos hanggang 77 pesos at 75 centavos naman ang kada litro ng diesel. Premature ng isang grupo ng transportasyon ang nagbabantang plano na ibaba ang halaga ng pasahe sa mga jeepney. Sinabi ito ni Orlando Marquez, Pangulo ng Liga ng Transportation at Operators sa Pilipinas o LTOP, sa gitna ng makakasunod na rollback sa presyo ng langis sa bansa. Ayon kay Marquez, batay sa kanilang pagtataya ay angkop ang 11 pesos na minimum fare sa mga jeepney sa 50 pesos na presyo ng kada litro ng gasolina. Kasama rin na ikinonsidera sa pagtaas ng pasahe ay ang tumaas na presyo ng ilang bilihin tulad ng bigas, isda, baboy at iba pa. Sa uling datos, nagpas na sa 70 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel, kerosene at gasolina sa bansa. Sa oras na 7:40 ng umaga, tanggap tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Pagsasagawa ng LEDAC meeting at pagtatalaga ng PLLO chief sa lalong madaling panahon, iginiit ni Senate President Zubiri sa Malacanang. Detalye ng balitang inihahatid ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Sa harap ng sunod-sunod na pagvito ng Malacanang sa ilang panukalang batas na naipasa ng Kongreso, kinausap ni Senate President Juan Miguel Zubiri, sin Executive Secretary Vic Rodriguez at Special Assistant to the President Anton Lagdameo kung saan kanyang ipinaabot ang pangangailangan na magsagawa na ng Legislative Executive Development Advisory Council meeting sa lalong madaling panahon. Ito para magkaroon daw ng kaukulang koordinasyon sa pagitan ng ehekutibo at legislatura hinggil sa mga ipapasunod o papasang panukan ng batas ng Kongreso para maiwasan na ang pagvito. Iginiit ni Senate President Zubiri na kailangan na magtalaga ng mahusay na kalihim para sa Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Sa ganitong paraan niya ay magiging mabilis ang komunikasyon sa pagitan ng Kongreso at Malacanang para sa mahusay na pagtalakay at pagpapasa ng mga panukalang batas na susuportahan ng palasyo. Bagamat prerogatiba niya ng Pangulo ang ibito ang isang panukalang batas dahil mayroon siyang veto power, pero nagdudulot niya ng hindi kinakailangan lamat sa relasyon na ehekutibo at legislatura ang pagbito sa naipasang panukalang batas ng Kongreso. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Nagret sa impila, metodong lakas sa DWIZ. IZ Balita, IZ Balita, Nationwide. Maraming salamat, Sherry. 42 minutos na po makalipas ang alas 7 ng umaga. Arang
barangkada na ang 2022 National Brigada Eskwela ng Department of Education at DepEd sa buong bansa. Panguna ni ito ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte Carpio ang aktibidad sa Imus Pilot Elementary School sa Barangay Poblacion sa Cavite mamayang alas 9 ng umaga. Ayon kay School Division Office Superintendent Dr. Rose Marie Torres, magsisilbing guest of honor at keynote speaker si VP Sara. Alinsunod sa DepEd Memorandum 34, magtatapos ang Brigada Eskwela hanggang August 26 kasabay ng Opland Balik Eskwela na nakatagdang simulan sa August 15. Sa ilalim ng naturang aktividad, maghahanda ang mga guro at non-teaching personnel para sa pagbubukas ng klase, kabilang na ang paglilinis at pagsasayos sa mga silid-aralan. Napatid na umabot na sa 9 milyong mag-aaral ang nagpatala para sa school year 2022-2023. Samantala, 13 Pilipino ang nakauwi na sa bansa mula sa Sri Lanka dahil sa patuloy na krisis sa ekonomiya roon. Ayon sa Department of Foreign Affairs, binubuo ng 6 na babae, 2 lalaki at 5 minor de edad ang first batch ng na-repatriate. Dumating ang mga nasabing individual na ang return ticket ay pinondohan ng kagawaran sakay ng commercial flight mula Colombo. Sinabi pa ng DFA na asahan ang pagdating ng mas marami pang Pinoy sa bansa kung saan target nito na makapag-repatriate ng mahigit 100 Pinoy mula sa Sri Lanka sa 2nd linggo ng Agosto. Patuloy naman na minomonitor ng Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs kabilang ang Philippine Embassy sa Bangladesh at Philippine Honorary Consulate General sa Colombo ang sitwasyon at mga alalahanin ng mga Pilipino sa naturang bansa. Bibigyang pagkilala at papuri ng kamara ang Pinoy pole vaulter na si Ernest John E.J. Obuena. Kasunod ito ng pagkapanalo ni Obuena ng bronze medal sa 2022 World Athletics Championships at pag-angat sa third ranking sa world ranking for pole vault. Sa resolusyon, iniain sa mababang kapulungan ni Manila 2nd District Rolando Valeriano, malaking karangalan ang ibinigay ni Obuena sa kauna ng Pilipino at Asyano na nakasungkit ng medalya sa pinaka-prestigyosong kompetisyon. Ayon kay Valeriano, hindi lamang inspirasyon si Buena sa mga kabataan kundi maging sa lahat ng Pilipino dahil sa pagiging mahusay na atleta at magkakaroon ng compassion o awa sa iba. Matatandang ipinayag ng Pinoy Boulder na kanyang idodonate ang makukuhang insentibo sa kapwa-atleta at tinaguriang Asia's fastest woman na si Lydia De Vega Mercado na kasalukuyang nakikipaglaban ngayon sa stage 4 cancer. Pinalawig na ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang coverage sa hemodialysis sessions. Ito'y makaraang aprobahan ng PhilHealth Board of Directors ang coverage na 144 sessions mula sa kasalukuyang 90 sa nalabing mga buwan ng 2022. Ayon sa PhilHealth, maaaring i-avail ang nasabing serbisyo hanggang December 31, 2022. Inihayag naman ang nasabing government-owned and controlled o corporation na nakatakda itong maglabas ng guidelines para sa coverage expansions pamamagitan ng isang circular. Samantala, inatasa na rin ang naturang government health insurance ang mga regional office at healthcare facilities na kilalanin ang lahat ng availments kahit lampas ng 90 sessions limit alinsunod sa rekomendasyon ng isang accredited physician. Balik operasyon na ang LRT Line 2 mula Antipolo hanggang Recto Stations ngayong araw. Ito'y makarang pumalya ang catenary wires ng Line 2 sa pagitan ng Puresa at De Garda Stations kahapon, kaya't naging limitado ang biyahe mula Antipolo hanggang B Mapa Stations vice versa. Ayon sa LRT Administration, simula na 5 kaninang madaling araw nang magbalik na sa normal ang operasyon. Ang catenary wires ang nagsisilbing supply ng kuryente ng LRT2 at nagpapatakbo sa mga tren. Humingi naman ang paumanhin ng LRTA sa mga suki ng Line 2 lalo na sa mga nabalang pasahero. Samantala, inilipat na sa kustudiya ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Payatas, Quezon City mula sa Camp Caringal
ang suspects pamaril sa Ateneo de Manila University. Dinala sa BJMP Quarantine Facility ang suspect na si Dr. Chawa Tiao Yumol, kasunod ng inilabas na commitment order ng Branch 98 ng Quezon City Regional Trial Court. Nakaharap ang suspect sa 3 counts ng kasong murder at frustrated murder sa Quezon City Prosecutor's Office na iniyain ng Quezon City Police District of QCPD na may kaugnayan sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act dahil sa armas na ginamit sa krimen. Maliban dito, nakaharap din si Yumol sa mga reklamo ng paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016 at malicious mischief na nagkakahalaga ng 80,000 piso. Depensa ang Philippine National Police o PNP sa ulat na hindi nila binantayan ang pamilya ng naarest ng doktor at suspect sa naganap na shooting incident sa Ateneo de Manila University. Itinanggi ni Basilan Provincial Police Director Colonel Pedro Martirez ang nasabing issue at sinabi nung Web Espanya, iniutos sa kanyang mga tauhan na bantayan si Ronald Yumol na ama ng suspect na si Dr. Chow Chow Yumol. Matatandang pinagbabaril ang ama ng doktor sa harap mismo ng tahanan nito sa Lamitan, Basilan. Iginit ni Martirez na nagbigay sila ng babala sa biktima na huwag munang lalabas ng bahay at hintayin nilang makabalik ang mga otoridad para mabigyan sila ng proteksyon. Sa ngayon, bagamat nilisan na ng pamilya ni Yumol ang pinangyarihan ng krimen, ay tiniyak ng PNP na may pit pa rin nilang binabantayan ang bahay ng mga ito. Patuloy pa rin kayo sumubaybay sa pinakadetalya ng mga balita natin dito pa rin sa Nationwide Balita apang umagang edisyon. Magbabalik kami ni Jam pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 49 minutos makalipas ang alas 7 ng umaga. IC Balita Nationwide. Narito na ang programa Oro sa DWIC. Observasyon, reaksyon at opinyon. Oro, observasyon sa malalaking balitang bumutok sa araw na ito. Reaksyon ng mga personalidad sa likod ng mga balita at opinyon ng publiko sa mga isyung sangkot ang bawat mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 5 ng hapon. Oro sa DWIZ, kasama si David Oro. Oro sa DWIZ. Isa yan. Hindi isa yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain ito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob, sumigaw ng hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! To report about corruption, please contact DOJ Action Center at doj.ac@doj.gov.ph. Karambola! Nationwide na! Napapakinggan na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang programang Siksik sa Matalino at Makabuluhang Talakayan sa 89.5 Home Radio Tacloban, 89.3 DWIZ Dagupan, 94.3 DWIZ Palawan, 106.7 Home Radio Cebu, 98.7 Home Radio News FM Davao, 92.3 Home Radio Legazpi, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 98.3 Home Radio General Santos, 89.5 Home Radio Iloilo, at sa 95.1 Home Radio Naga. Pakinggan ang Karambola kasama ang mga host ng programa na sina Conrad Banal, Jonathan Dela Cruz, and Attorney Trixie Cruz Angeles. Karambola! Nationwide na! IC Balita Nationwide. Balitang pangkalakalan. Presyo ng gulay sa ilang pamilihan ng National Capital Region o NCR bunsod ng pagkaantala ng delivery sa mga produkto mula sa Baguio na isa sa mga lugar na naepektuhan ng magnitude 7 na lindol sa Northern Luzon noong Hulyo 27. Matatandang nagkaroon ng landslide sa ilang kalsada dahilan para magkaroon ng 4 hanggang 5 oras na pagkaantala sa transportasyon ng mga produkto. Sa pag-iikot ng DWIZ sa ilang pamilyan sa Metro Manila, pumalo na sa 40 pesos ang kada
kilo ng repolyo mula sa dating 30 pesos kada kilo. Pumalo naman sa 50 pesos ang kada kilo ng patatas mula sa dating 40 pesos kada kilo. Tumaas naman ng 600 pesos ang kada 10 kilo ng carrots na dati ay mabibili mula sa halagang 250 pesos kada 10 kilo. Samantala, bagsak presyo naman ang ilang gulay gaya ng lettuce na nasa 50 pesos kada kilo mula sa dating 70 pesos, bell pepper o bell pepper na ngayon ay nasa 80 pesos kada kilo mula sa dating 120 pesos at sayote na 15 pesos ang kada kilo mula sa dating 20 pesos kada kilo. Para naman matulungan ang mga apektadong vegetable dealer sa Cordillera, binili ng Department of Agriculture o DA ang kanilang mga produkto na plano namang ipamahagi sa mga naapektuhan ng magnitude 7 na lindol. Sa kabila nito, inaasahang bababa sa susunod na linggo ang presyo ng mga gulay sa oras na may isaayos na ang mga karsadang naapektuhan ng lindol. Balita sa lapas ng bansa. Umakyat na sa 69 patay sa flash floods at landslides bunsod ng malakas na ulan sa Iran. Ayon sa Iranian Crisis Management Organization, 45 iba pa ang nawawala sa kabisera na Tiran at nasa 20,000 kabahayan ang lubog sa tatlong lalawigan. Ilang paliparan din at pangunahing highways ang sarado at libo-libo na ang nagsilikas. Mahigit 2 linggo nang umuulan sa Iran sa kabila ng summer season. Entertainment o trending news. Senyor, eto na nga. Itinanghal na bilang Binibining Pilipinas International 2022 si Miss Cebu City Nicole Borromeo. 40 kandidata ang naglaban-laban sa Binibining Pilipinas sa 2022 Coronation Night na idinao sa Smart Araneta Coliseum kagabi. Si Hannah Arnold ang nagpasa ng corona kay Nicole na nanalo bilang Miss International Philippines sa 2021. Pinangalanan naman ang pambato ng San Pablo, Laguna na si Roberta Angela Tamundong bilang Binibining Grand International 2022. Binibining Pilipinas Intercontinental 2022 naman si Gabriela Basciano ng Eastern Samar. At Binibining Pilipinas Globa 2022 si Chelsea Fernandez ng Tacloban City. Nagwagi naman daw bilang first runner-up sa kompetisyon si Herlina Nicole Budol. Nangangono Rizal, habang second runner-up naman si Stacy Gabriela Daniela ng Cainta Rizal. Maliban naman daw sa pagiging first runner-up, humakot rin ang 7 special awards si Herlina kung saan nakuha niya ang Binibining Shein, Binibining Pizza Hut, Binibining Community, Binibining Jag Queen, Binibining Silka, at Binibining World Balance. Naiuwi naman daw ni Karen Lowry Mendoza ng Iloilo City ang Binibining Moist Diana Shampoo, Binibining Ever Belena si Chelsea Fernandez, at nasungkit naman ni Gabriel Basciano ang Best in Swimsuit at Best in Evening Gown. Ano kayang binibini yan? At Jim Jam Tarayo. Wala? Ano? Anong binibini? Jam Tarayo, wala? Anong binibini muna ako? Suggestion ka ba? Binibining broadcaster. Ayun o, talaga naman. At inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports. Real Sports ni Anthony Suntay. Sasakyan akma sa iba't ibang pangangailangan? Photon Grateur Midi Truck yan. For as low as 5,435 pesos monthly amortization, may sasakyan ka na pang deliver, pang negosyo, o pang public service. Kayang-kaya hanggang 1.1 tons of payload capacity. Photon Grateur Midi Truck. Tatak Photon para sa bayan. For inquiries, call 0999-999-9998 per DTI Fair Trade Permit Number FTB 135240 Series of 2022. Anong oras na? Nasa traffic ka pa rin ba? Ubus na ang pasensya, ubus pa ang gasolina. Mag-move on ka na! Tara na sa Clean Fuel dahil dito may forever. Forever na mura, forever quality pa. Sigurado ka sa Euro 4 Diesel 91 at 95 octane gasoline at auto LPG rin. Kaya panatag ka kahit maipit sa mahabang traffic. Panalo ka dahil garantisadong produkto, mahusay pa ang serbisyo. Umiwas sa mataas na presyo sa Clean Fuel, mag-move on ka na! Clean Fuel, quality fuel for less. At siyempre, talking about sports,
Ito ang Real Sports at tunay na sports. Ang ating Real Sports, walang iba kundi si Anthony Suntay. Anthony, buenos dias. Magandang umaga sa inyo. Ang balita ngayon natin ay tungkol sa PBA at kahapon tapos na, kompleto na ang semifinal cast para sa Philippine Cup na PBA. Kahapon nanalo po Magnolia 112-106 laban sa NLEX. Limang player para sa NLEX ang nangibabaw in double figures. Ian Sanggalang may 24 points, Paul Lee may 21, Gio Halalon 16 points, Mark Baroka may 14, at ito si Calvin Abueva pa may 13 points. Kaya nakita natin talagang sila talaga ang nangibabaw para sa kanilang koponan. At pasok na sa semifinals ang koponan ng Magnolia. Sumama sa kanila ang koponan ng Meralco. Nanalo Meralco 106-104, 2 puntos lang laban sa Barangay Ginebra. Kaya yung mga fans, million-million na fans ng Barangay Ginebra, syempre, umiiyak kagabi dahil natalo sila ng 2. Chris Newsom may 21 points. Itong si Aaron Black ay may 17 at saka si Cliff Hodge ay may 13 points para sa koponan ng Meralco. So ngayon, yung Final Four para sa PBA Philippine Cup, senior, ay kompleto na. Kompleto na, okay. Have a good week, everybody! Salamat! The Gigi Life app is the latest mobile app from Smart that lets you discover and enjoy your passions with the different Giga promos. It can be downloaded and used by Smart Postpaid, Smart Prepaid, Bro Prepaid, and TNT subscribers via the Apple or Google Play Store. What can the GigaLife app do for me? Check your balance. Monitor your current subscription. Top up using your credit or debit card. Subscribe to the latest Giga promos. And monitor your data consumption. BrewLife UK celebrates Filipino families of different types and sizes with BrewHealth FamLove, BrewLife UK's first and only critical illness protection plan that can be shared with up to 4 family members. Together with BrewLife UK is their newest brand ambassador, the award-winning Ben & Ben, in helping more Filipino families get the most out of life. Check out BrewLife UK's website and social media channels for more details. Craving for pizza, chicken, donuts, or pancakes? Order from Max's Group Delivery and enjoy your favorites from Max's Restaurant. Yellow Cab, Pancake House, Krispy Kreme, Teriyaki Boy, Sizzling Steak, Denshos, and Jamba Juice. Call 888-79-000 or visit maxsgroupdelivers.com. When you wish upon